What's up, guys? No, so last week of July po meron pong pumunta sa aking customer, no? So apparently actually nag-PM siya sa Facebook page, pero pumunta siya sa akin last week of July. Then ang purpose niya ipa-format ito pong MacBook Air na to. At the same time, nagpapalibre siya sa akin ng Microsoft Office, no? So well, of course, in the process of formatting this one or resetting this one, dahil hindi po sa kanya yung pangalan, kaya gusto niya ipa-reset, chinek po namin yung processor as well as yung RAM, no? So ito pong MacBook Air na to is a 2010 MacBook Air Core 2 Duo with 1GB RAM. Sabi ko, magkano bili mo nito? Sabi niya 7,000 daw bili niya. Then binili niya pa ng battery, no? So on top of that, 7,000 plus battery, close to 9,000 po yung ginastos niya rito siguro, no? So sabi ko, parang mahal considering na 2010 as well as 1GB RAM po yung MacBook Air. So medyo mabagal po yan, no? So sabi niya gamitin daw, ewan ko, sa tara sa school, sa online business niya, no? So yun na nga, no? So inireset namin, actually ang reset niya ng pamangkin ko. Then on the process of presetting this one, naghang po siya, no? So well, of course, pag sinabing naghang, ibig sabihin hindi gumagalaw. So wala kaming choice kundi i-restart yung MacBook, then continue with the reset, no? So unfortunately, sabi nga sa pelikula, shit happens, no? So pagkapatay po namin dahil naghang, ayaw nang mag-display ng MacBook. Wala na siyang display, no? So may ilaw siya, this one may ilaw, pero hindi na siya nagdi-display, ano? So nung binuksan namin, binuksan ko na po ito, no? So umiilaw, umiikot naman po yung fan, no? So so ang maaring issue nito, memory, dahil ang memory po usually ganyan talaga yung function niya, na pagsira yung memory, pag may issue yung memory, walang display, ayaw magtuloy ng pagbubukas ng MacBook, no? So yun yung pinaka inisip namin na problema nito. Unfortunately, ang MacBook po or yung mga ibang laptop po, pag maninipis, built-in po ang RAM, no? Walang slot for RAM na pwede mong linisin, baka magka-display, no? So ito po, nakahinang po, naka-soldered po ang RAM nito. So problema po yan, no? So syempre, tinry pa rin namin na linis-linisin, laruin, baka magka-display siya, at kahit pa paano po, patuloy na po tayo sa pag-reset. But sabi ko nga sa inyo, shit happens, no? So ano po bang kadalasang ginagawa ni WhatsApp pag mayroong mga ganitong issue, natanggap siya, no? So pinapalitan niya ba ito? Ginagawa niya? Pinagpapaliwanagan niya ba yung customer? No, so well, of course, ayan po, malalaman niyo yan sa pagbabalik po ng WhatsApp. Pero bago po yan, no, so papahapyaw po kayo. Ang istorya po ng MacBook Air na to, may backstory to. No, may backstory to na kahit pa paano po, mag-iisip kayo kung kasalanan ba talaga ni WhatsApp Bob yung nangyari sa MacBook Air na to? Kasalanan ba to ni user or nung bumili? Dahil hindi niya alam kung ano ba yung bibilin, no? Hindi porket MacBook, okay na. Siyempre, of course, kailangan check mo yung processor. Well, of course, kailangan mag-usisa ka rin kung ano yung history. O kasalanan ba to ng seller? Well, of course, sabi ko nga sa inyo, may backstory. At yan po, ikukwento ko para kahit pa paano po makapag muni-muni kayo kung kasalanan ba talaga ni WhatsApp Bob yung pagkapatay ng MacBook Air na to. Yan po, ibabahagi ko sa pagbabalik po ng WhatsApp Bob. Welcome back, mga kababs. No, so gaya po ng sabi ko sa inyo, ano bang usual na ginagawa ni WhatsApp Bob pag ganito po yung issue na sa kamay, sa shop niya, namamatay yung isang device na pinapagawa, no? So well, kung matatandaan niya po, last year meron din po tayong similar case, no? So ito po yung Asus na actually upgrade ko lang yung RAM, but ended up na namatay sa kamay po ni WhatsApp Bob. At kahit anong repair po ang gawin namin, hindi na po magawa ng paraan. So
malaking problema po yan dahil syempre nakakaya naman po sa customer na bibigay mo sa kanyang patay yung laptop, no? So same way din po sa ganitong problema, no? So well, of course, sabi ko kay Kuya Jonathan, gagawa ko ng paraan para magawa, and yun po yung ginawa natin, no? So kinabukasan po ipinacheck ko po ito sa kabarkada ko na talagang gumagawa po ng mga MacBook, mga iPhone, mga laptop, no? So unfortunately, sabi niya sa akin, eh hindi na worth it dahil unang-una nagawa na po yung MacBook, this one is repairado na, no? And repairing this one again is not worth it dahil sabi niya, eh babalik lang din niya nung sira, no? So baka isang buwan, isang linggo, bumalik din yung problema na nakailaw lang, umaandar lang fan, pero wala pa rin display. So hindi worth it po, sabi ko, para kung binaksakan ng langit at lupa, dahil kung hindi na magagawa, automatic po gagawa ni paraan ni WhatsApp Bob yan para mapalitan, no? So well, of course, may backstory po yan kung bakit nagkaganon, at siguro it's but fitting na mamaya ko na ilagay, ipaliwanag, ikwento yung pinaka backstory nung istorya na to. For now, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po gagawa ng paraan, no? So paano ba ginawa ng paraan, Brother Bob? Well, of course, ang una kong choice is bumili po ng same board nito para ilagay ko rito, palitan ko yung board para kahit paano po gumana na po, no? So board, pero it took a while. Napakahirap pong humanap ng motherboard ng ganitong model dahil 2010 model pa to, 422. So ang ginawa ko po, naghanap po ako sa mga kakilala ko, at fortunately po nakabili po ako this one, no? So ito po yung kay Kuya Jonathan na namatay sa palad ni WhatsApp Bob, at ito po yung ipapalit natin. This one is a working one, no? So still the same model, no? A1370, a Core 2 Duo, still the same, no? 11 inches po, 2010. The only difference that this one has 2 gig RAM, no? Well, ito po may 1 gig RAM, no? Kung mapansin niyo po, may linya po, no? If it's not for that, ito na lang ibibigay ko para wala na po akong problemahin. But nakakaya naman na may linya yung isosolid po natin kay Kuya Jonathan. Hence, ang gagawin ko po, ililipat ko po yung board nito dito po sa board ni Kuya Jonathan, yung namatay po na laptop, no? So this one is okay already. Na-format ko na po ito, at pinangalanan ko na po ito sa pangalan po nung user, no? So saka ako natataposin ng vlog pag nandito yung user para kunin niya yung laptop, yung MacBook, no? So lalagyan ko po ito ng MS Office pa, no? So ayan po ang pangalan ni Kuya Jonathan Likudan, no? So Likudan, no? So lilipat po natin ng board nito dito po sa board sa MacBook Air ni Kuya. Ayan po, ipapakita ko sa inyo at sa backstory po kung bakit ba nangyari ang mga ganitong pangyayari, yung mga shit happens. Mamaya po na po ikukwento sa'yo. For the meantime, panoorin niyo po kung paano ko po ililipat ito.
Welcome back mga kabos. No, so, sabi ko nga sa inyo, hindi ko sana tatapusin muna to dahil yung may-ari po ng MacBook, si Jonathan Likudan, currently nasa Pangasinan po. No, so, sabi niya, may sakit na yung father niya and hindi pa siya makauluwas. But once na makauwi siya ng Manila, dadaanan niya at kukunin niya po yung MacBook. So, nagawa na po na paraan ni WhatsApp yan. Pinaritan po ng motherboard gamit po sa MacBook Air na same model po na binili ni WhatsApp Bob. No? So, kahit ang paano po, nasolusyonan po natin yan. But, ayaw ko na pagtagalin yung vlog dahil sabi ko nga sa inyo, may interesting backstory po ito. No? So, bakit ba sa akin namatay ito? Ako ba ang may kasalanan? Kung bakit namatay yung MacBook? No? So, well, ang maganda po sa story na ito dahil nung first day po, nung namatay po yung MacBook, tinatawagan po ni Sir Jonathan yung nagbenta sa kanya, yung seller. No? So, then apparently, yung seller po, dati ko na palang nakausap. Dati na po nag-PM sa akin regarding dito sa MacBook na to. No? So, viewer ko siya sa Facebook. I don't know kung subscriber. No? So, hindi ko na rin po babanggitin kung ano yung pangalan niya. But, last June, I think that was third week of June, nag-PM siya sa akin kung magkanong palagay ng Microsoft Office dito sa MacBook 2010. No? So, sabi ko, ganito. So, ano yung support? No? So, okay. Sabi niya, pupunta siya. No? So, then, after a week, nag-PM ulit siya. Sabi niya, Sir Bob, magkano ba paggawa ng MacBook this one? Magkano paggawa ng MacBook? Dahil, unfortunately, sabi niya, YouTube lang siya, din namatay yung MacBook, then nag-beep, beep, 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 tumutunog na lang daw yung MacBook, no? So, sabi ko, medyo mahirap gawin yan, then, darin niya na lang sa shop para macho. So, that was the end of the story. That was, if I'm not mistaken, June 27, no? So, and, tinanong ko si Jonathan, yung paggawa sa akin ito, kung kailan niya binili itong MacBook na to. No, sabi niya, June 29 daw nang binili niya to, no? Pinadala yata through Lalamove at nabili niya po ito sa seller. Na apparently po, dati na pong nag-PM sa akin yung seller. No? So, ang tawag nga sa akin ng seller, Sir Bob. No? So, worried siya na baka daw ibalik nung pinagbentahan niya itong MacBook. Dahil, syempre sa akin namatay. No? So, nagagalit si Jonathan dahil, bakit namatay? No? So, sabi ko sa seller, kay ganito, i-PM mo ko sa Facebook para makuha ko yung pangalan mo. No? And, fortunately po, pagka-PM niya sa akin, nag-backread po ako sa mga PM niya. And, doon ko na pagtanto na siya pala yung una na nag-try sa akin na magpalagay ng MS Office, ng MacBook, this one. Then, after a week, siya na nagtanong sa akin kung magkano paggawa na MacBook na tumutunog na lang beep, 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 something like that, no? Which is, nung itinanong ko sa technician ko, kay Kuya Prince, kung ano bang maaaring sira. At nakita ko rin po, ang sira po is memory. At ang memory po ng mga MacBook na ganito, soldered. Hindi po natatanggal. Pag soldered, automatic po yan, hindi nagagawa. Nagagawa po yan, iinitan na maigi. Pero magagamit mo lang for a week or two, most a month, no? So basically, ganun po yung problema, no? So, nung mag-backread ako, nalaman ko na siya pala yung nagpapagawa at siya yung nagbenta kay Jonathan itong MacBook na to. At ang binitawan ko sa kanyang salita, sabi ko, hala, may sira na pala, may issue na pala yan, bakit ibinenta mo pa? Ako patuloy ang napotokan. No, so, well, yun lang guys. No, so, ikinuwento ko lang po yung backstory kung bakit ba namatay yung MacBook sa akin at kung ano naman po yung ginawa ni WhatsApp Bob. Para kahit pa paano po, mapasaya po natin yung may-ari si Kuya Jonathan. No, so at syempre kahit pa paano po, no, so mapanood man lang ni Miss kung ano yung ginawa ko at kung ano yung kahit pa paano, sabihin natin na
one way or the other, may kasalanan din siya, no, na bakit ibinenta niya ganung may history na pala ng repair, no? So medyo mahirap po yan, nahuli po siya at well, of course, out of respect, hindi ko na po nilagay yung convo namin, conversation namin, para kahit paano hindi naman po nakakahiya para sa kanya, no? So anyway, let's end this one on a good note, no? So gawa na po yung MacBook. Ito po ay MacBook, yung luma po, yung sira, kasi chinek ko po yan bago mamatay, no? It's an 11 inch late 2010 MacBook Air, 4-2-2-0, 1 gig lang po yung RAM nung kay Kuya Jonathan, but ang ipinalit ko po is 2 gig RAM, no? So medyo mabilis po siya dun po sa nasira, no? So and masaya naman siya, no? So alam niya naman na sinigil ko siya dyan, no? So pero sinigil ko lang siya ng 2,000 para kahit pa paano po ma-recuperate po ni WhatsApp Bob yung ginastos niya sa pagbili po itong MacBook na to, no? So sabi nga sa English man tawag doon, lahat nagtapos sa masaya, no? So pero Tagalog pa rin sinabi ko, no? Man tawag dyan, wait lang, may search ko sir, all is tawag dyan, all is well that ends well, no? Sabi nga nila, no? So kahit paano, kahit anong kwento, kahit paano po masaya pa rin po, dahil kahit paano po nawala sa akin yung problema, at the same time napasaya ko na rin po si Kuya Jonathan, dahil sabi niya kailangan niya daw po para sa trabaho niya, no? So yun lang guys, no? So kahit paano po, sana po may nakuha po kayong or may lesson po kayong natutunan sa vlog na to, no? So kasalanan ko ba talaga o kasalanan ng seller na ibinenta niya in spite of the fact na may repair yung MacBook Pro, at hindi na po ito ni-repair nung kabarkada ko yung old motherboard, dahil sabi niya, alam niya, alam ko na pag motherboard, pag memory ang ni-repair po, ang ininitan, automatic po yan, hindi po tatagal, babalik at babalik po ang sira. Yun lang guys, maraming salamat po sa panonood, sa patuloy na suporta sa channel ni WhatsApp Bob, sa pagtangkilik po sa shop ni WhatsApp Bob, no? So sana po kahit paano po malaking tulong po itong channel na to para magpagbigay po sa inyo ng kaunting kalaman tungkol po sa iPhone, sa cellphone, sa mobile phone, sa tablet, sa mga issues ng computer, no? So hindi po natin may iwasan yung mga basher, no? So thank you rin po, no? So sabi nga nila eh, good publicity, bad publicity, still a publicity. Maraming salamat po. Sumama pa yung maingay. Maraming salamat po. God bless.